Mayroon din ano nga ba yan? Ayan na, mga kabayan, isang magandang umaga po sa inyong lahat, hapon or gabi or anuman na araw meron kayo dyan. Maraming salamat po sa inyong suporta sa ating channel. At kung ikaw po ay bago pa lang sa channel na to, ay huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang aking channel. At syempre, huwag niyo pong kalimutang i-click yung notification bell icon para lagi po kayong updated sa mga video ang aking gagawin. Ang gagawin ho natin dito sa video ito ay madali lang. Ayun na nga po, yung sa Phantom Power, yung akin po, ang ating pong topic sa video na ito. At huwag niyo, mayroon din po akong Facebook page, ArtAudio440. Actually, parehas lang yung content nun eh. Pero siguro, may iibahin ako doon, pero hindi muna sa ngayon kasi ano po, busy po tayo sa trabaho. Ayun, sa ngayon ay ito lang po muna. Enjoy watching po. Ito ho kasing mixer na to, yung powered mixer na to. Powered mixer po ang tawag dito kasi meron na po siyang built-in na amplifier. Kaya naman, ang ituturo ko sa video ito ay itong Phantom Power. Kung nakikita niyo po ito, ang tawag po dito ay Phantom Power. At saan po ba ginagamit yung Phantom Power? Okay, yan po ang ating aalamin sa video na to. Meron po ako ditong dynamic microphone. At ito naman po ay condenser mic. Condenser microphone. Magkaiba po sila. Parehas po silang mic, pero magkaiba po yung application nila. Ngayon, yung dynamic microphone, yung ganitong mic, ordinary lang po ito. Ang laman lang po nito sa loob ay switch. Ito po. Tapos yung voice coil niya dito sa loob. Pag binuksan niyo po ito, voice coil lang po ang laman niyan. Connected na po siya dito papuntang switch at saka dito sa terminal ng output. Ang tawag po dito ay XLR. Yung output XLR male. Opo, male. Ang female po kasi ay iba. Okay, so mag-uumpisa ako dito sa Phantom Power. Ang Phantom Power po na tinatawag ay mayroon po siyang supply na pag inon po natin itong Phantom na to, may lalabas po na supply. Magsusupply po siya dito sa input na to, yung XLR. Lahat ng XLR na to, nakikita niyo po ito, yung mga black na to, may butas po yan. 1, 2, 3. I-zoom in ko po para makikita niyo yung butas. Meron pong mga butas yan at saka may mga numbers po yan. Okay, ayan po yung numbering niya. Ito ho, meron po siyang number 1. Ito yung number 1, ito yung number 3, at ito yung number 2. Ang ibig pong sabihin yan, nung pin number 1, ito po yung ground. At yung number 3 naman po, ito yung negative signal. At saka yung pin number 2, ito naman po yung positive signal. Sinabi ko pong positive signal at saka negative signal, ay actually hindi naman talaga yun, hindi siya yung supply na signal na iniisip niyo po. Yung signal na sinasabi ko po ay inverting at saka non-inverting input. Okay? So, tandaan natin yung number 1 is ground. Ito, may nakalagay na 1. Yung number 3, ang pinakatawag po talaga rito ay inverting input. Yung negative input signal. Tapos yung 2 naman is non-inverting input. Positive signal po yan. Ganon din dito sa kabila, lahat po yan. 1, 2, tapos 3. Ngayon, balik tayo dun sa aking sinabi na naglalabas siya ng supply pagka naka-on yung Phantom Power.
Usually po itong phantom power, yung phantom power po ay ginagamit lang sa condenser mic. Kasi itong sample na to, no, ang tawag po dito ay condenser mic. Ngayon, wala po itong voice coil. Ang mayroon po dito sa kanya ay yung tinatawag na condenser, yung piezo type. Hindi siya coil, hindi siya voice coil. So kung ito po ang gagamitin natin, nangangailangan po siya ng supply. Kung napapansin nyo, mayroong ilaw rito. Ibig sabihin may power po siya. At isa pang pinagagamitan ng phantom power po ay yung DI box na tinatawag. Yung DI box, mayroon naman siyang option na built-in na 9 volts battery. At the same time, pwede siya sa phantom power. May option po siya. 9 volts battery at saka yung phantom power. Ayun, so balik tayo dito sa condenser mic. Pag ito po ay walang phantom power, hindi po tutunog. Ngayon, naka-on po yung phantom power. Nakikita nyo naman nakailaw. I-off ko. Naka-off, yan. Ngayon, iti-test po natin tong mic na to na naka-off yan. Hello, check. Wala po siya, no? Hindi siya tutunog. Nakakabit po yan dito sa input. Check, check, hello. Ayan po. Check, check, wala. Wala siyang tunog. So, at saka nawala yung power niya rito. I-on ko ho yung phantom power. Pero, mga kabayan, ingat po kayo, no? Pagka nag-ooperate kayo na may phantom power, make sure na yung volume niyo po ay naka-off or naka-minimum. Kasi malakas po yung ano niya, kalabog. Nagbibigay ho kasi yan ng supply sa input. Sample, no? Ibo-volume ko siya ng ganun. Tapos i-on ko. Ayun po. Tug. Ganun po siya. Ngayon, naka-on na yung ating phantom power. So, dapat tutunog na siya. Ito. Yun. Meron. Hello. Ayan na po. Yun po yung function ng phantom power. Mamaya po, ipapakita ko sa inyo kung ilang volts yung lumalabas rito sa kanyang input XLR. Dito lang po siya mayroong supply pag naka-on yung phantom power sa XLR. Pero pagdating po dito sa microphone jack input, wala po. Wala po. Dito wala. At saka dito sa RCA, wala pong supply na lumalabas. Applicable lang po siya dito sa XLR input. Ngayon, ang tanong, pag gumamit ba ako ng dynamic microphone, tutunog din ba siya? Yes, tutunog po. Sa dynamic microphone kahit na naka phantom power tayo. Pero yung ibang mic kasi hindi pare-parehas talaga yan. May mga ilan lang siguro iba. Ang tendency po niyan masisira ho yung microphone kung hindi niya kayang i-handle yung power dito. Actually, yung supply na lumalabas dito is tolerable naman. Mababa lang po yung ampere nun. Pero mas maganda, pag gumamit kayo ng phantom power, huwag niyo pong lalagyan ng dynamic microphone, kagaya nito, yung dynamic microphone. Kasi pwedeng masira po. Lalo na kung ang phantom power na nilalabas niya ay 48 volts. Meron ho kasing 48 volts, may 24 volts, may 15 volts. Meron din naman pong, I think yung pinakamababa is 15 volts eh. Yung pinakamataas, 48 volts. Ngayon, kung 48 volts ang lumalabas dito sa kanyang jack na to, yung XLR, posible yung masira yung voice coil ng ating microphone. Lalo na kung ang kanyang connection dito, yung pin number 1 ay naka-attach doon sa coil sa kabilang side. Tapos yung pin number 2 ay naka-attach doon sa kabilang side ng coil. Dalawang terminal po kasi yan dito, yung sa voice coil. Pero ang standard po talaga niya na wiring sa microphone na dynamic, yung nakakabit lang po rito na line ay yung 2 at saka 3. Yung 2, yung kung nakikita niyo kanina, yung pinakita ko rito na numbering, yung 2 po ay yun yung positive. At yung 3 ay yun yung negative. Tapos yung 1, yun po yung ground na nakakabit. Ang ground po, ang purpose po ng ground when it comes to amplifier, para mawala po yung humming. Kagaya nito,
yung wire nito ay shielding po yan ng ground. Shield po yan ng ground. Kaya wala siyang humming. Kasi kung hindi siya shielding ground, magkakaroon po ng humming. Kung makikita nyo, papakita ko na rin to. Ayan po siya. Ito yung shielding ground niya. Para at least magkaroon kayo ng idea. Pang ano po ito, microphone cable. Yung iba kasi hindi alam, gumagamit sila ng basta wire lang. Kaya nagtataka sila bakit maingay. Ayan po yung shielding niya. Ito yun. Ayan. Sa video, ganun din. Kung hindi shielding, hindi shielded yung wire nyo, hindi, wala siyang ground, magkakaroon ng distortion sa display ng inyong video. Ganun din po sa audio, magkakaroon ng humming. Okay, balik tayo dun sa ating main topic. Tandaan nyo po, pagka may mga sinasaksak ko kayo sa input, yung volume, kailangan naka-off. Saksak, volume. Ayan. Hello, sound check. Ang sunod na gagawin ho natin ay yung dynamic mic. Itetest ko lang ho, ipapakita ko sa inyo, pero huwag nyo pong sanayin na ganon. Hindi ko po nire-recommend na gumamit ng dynamic mic na naka-phantom power. Okay? So, i-off ko muna yung volume. Hugutin ko to. Naka-phantom power po tayo, no? Isasaksak ko to. Pag sinaksak ko to, may maririnig kayo rito. Naka-on po yan. Saksak ko. Ayan po. Kung naririnig nyo po yan. Wait. Yan. Ibig sabihin may dumadaang supply na rito. Tutunog pa rin naman po siya. Hello. Check 1, 2. Test 1, 2. Yung tunog niya is normal pa rin. Pero dun sa isang mic, naalala ko, may tinest ako na naka-on yung phantom power. Ano yata yun, yung brand na yun is yung SM58, Shure. Manipis po yung tunog niya pagka naka-phantom power. Yung Shure mic kasi na SM58, meron pong booster yun eh. Ang tawag ko po dun, booster. Yung step-up transformer na meron siyang transformer dito sa loob. Maliit na transformer lang yun. Nakapag may signal kang nagsalita ka, magbabato ng signal, tapos i-boost ng transformer na yun. Kaya malakas po yung tunog ng SM58, hindi siya basta-basta microphone lang. Ayun, so gumagana pa rin, opo, pagka naka-phantom power tayo, pero hindi ko recommended na naka-on yung phantom power, tapos gagamit kayo ng dynamic microphone. So, makakasira ho ng gamit. Ngayon, doon tayo sa ano, sa supply na sinasabi ko, kung ano yung nilalabas na supply, kung ilan, at saka kung anong pins. Okay, ito na po. May tester ho ako. Sinukatan ko na ito eh. Ang supply nito is 15 volts, pero sa iba po, mayroon 48 volts. Mayroon din namang 24 volts. Tapos mayroon din pong 15 volts. Ito po ay 15 volts. Pag nagsukat ho tayo ng supply gamit ng tester, panoorin niyo po yung aking video about sa kung paano gumamit ng tester. Ngayon, nasukatan ko na 15 volts siya, no? Isiset ko yung meter ko sa 50, range ng 50. So, bracket siya ng 12 volts. Ang ground po, tandaan nyo, ang pin number 1, ito po yun. Tapos, pin number 3 ay ito. Ayan po. Yung supply niya 15 volts or at almost 15 volts yung supply. Tapos dito sa pin number 2 ganun din po, 15 volts din po yan. Yan. Pag 2 and 3 wala po siyang lumalabas na supply. 2 and 3 wala. Ang meron lang po yung common na 1 at saka yung 2, common pin number 1 at saka 2, tapos 3. Yan po yung may lumalabas na supply dyan. Lahat po yan meron, lahat. Maliban lang po rito, wala po ito. Idagdag ko na rin to, no?
Kasi doon sa tutorial ko, meron akong tutorial na wirings about sa XLR na i-connect mo sa input ng XLR gamit ang cellphone mo, yung 3.5 na jack. Okay? Huwag nyo pong isasaksak ang inyong cellphone na 3.5 jack at saka XLR na mayroong phantom power dito. Huwag po, kasi masisira yung inyong cellphone. Okay? Hindi siya... Na-experience ko na ako kasi yun eh. Tutunog siya, pero katagalan, iinit ng iinit hanggang sa masira po. I-off nyo po yung phantom power. Off. Pag gusto nyo pong gamitin, make sure na hindi naka-on yung phantom power. Okay. Ito yung aking jack. Pili lang ako ng music. Demo ko lang po ito sa inyo. Ayan po. So, hindi ako naka-on ng phantom. Isasaksak ko sa XLR. Ito yung dinemo ko, tutorial ko dun about dun sa XLR. Ito yung XLR po. Ginawa ko po ito multi-function. Pwede sa ganito. Kiyo. Pwede sa RCA. Isang speaker lang po nakakabit sa atin. Sa kabilang side. Okay, lipat ko yung speaker. Ayan. At saka yung XLR. Ito po. Ginawa ko po ito para pang testing po. Mabilis ang testing. Ayan. Oh, sira po kasi ito. Dito tayo, lipat tayo dito sa kabila. Ayan. Ayan. Ayan po yung aking napaka-useful na gamit. Marami po kasi akong mga tinetesting. Kaya... Ayan, nagumawa ako ng improvise. Actually, meron pa sa ito. Yung sasaksak mo siya rito. Tapos, peel to peel to. At saka dito. Actually, pwede sabay. Meron ako dyan. Tapos ito at the same time, saksak ko rin siyang ganyan. Ang dalawa na. Meron ako dito. Meron din ako dito sa channel na to. Dalawa po sa kanya. Ayan. Pag dalawa pong channel, parehas na tunog, pinagsabay mo, makapal po yung tunog niya. Ayan po. Yes. Ayun. So sana ay nakuha nyo at may natutunan kayo sa video natin. Kung ito po ay inyong nagustuhan, huwag nyo pong kalimutang mag-like, share at subscribe sa ating channel. Tapos huwag nyo rin pong kalimutan i-click yung notification bell icon para lagi po tayong updated sa ating mga videong gagawin. Okay? Maraming salamat po sa suporta sa inyong lahat. And God bless. Bye-bye. Dali lang po. About dito sa phantom power. Kaya sana ay... Mayroon din... sinabi ko. Ayun. Enjoy watching po.
Tayo po. Ay, sorry. Ayun. Basta yun na yun. Maraming salamat po. Lalo-lalo na po dun sa mga nag-share ng aking video. Thank you so much po. Ang ituturo ko po sa video ito ay madali lang po. So sana ay mapanood nyo at yun lang.